Yo! Nakasilaw. Testing lang natin tong 360 chin mount. Ito kasi ang isa sa mga gamit ko na hindi nagagamit. Ika nga ni Nick, ang gamit dapat ginagamit. Kasi pag hindi ginamit, sayang pera. Tinesting ko na ito kagabi. Mas marami ka kasing pwedeng gawin on the chin versus a GoPro na fixed lang yung POV niya. Ito kasi pwede ka mag-zoom in, pwede ka tumingin sa kaliwa, tingin ka sa kanan. Ang di ko lang sure kung pag ito, tatry ko lumingon na, lilingon ako sa kaliwa, lilingon ako sa kanan. Physically yun ah, kung sumasabay ba yung lente or naiiwan sa gitna. But on the audio side, I know that it has really good quality audio. Kasi ang maganda dito sa Insta360, meron siyang audio gain control. Pwede ka na nga mag-minus. Kaso ang minimum niya is -6. Kaya kahit magsisigaw tayo dito, mahina pa din. Lalakasan na lang natin sa editing. Tapos mamaya, ito ngayon, nakataas, nakikita nyo, di ba? Ito, nandito. Mamaya, pwede natin yung itutok pababa. Try natin. Mas bababa yung angulo niya. Dito ko siya minount sa aray kasi ang kapal ng chin bar nito eh. Para hindi siya masyado halata. Kasi isa pa to na hindi ko masyado nagagamit. Naging favorite ko na nung gusto yung Tour Cross 3. Panglaban yun sa araw eh. Tingnan natin kung makakapag-washing tayo ngayon. Ang ganda ng Bose 525. Parang gusto ko talaga yung stock exhaust nun eh. Hindi ko lang alam kung bukas na yung LUX Autos pa. Ayan, try natin ilipat yung angulo dito. Ipat natin. Sana hindi mahugod yung audio. Saan ba ito? Ayan. Mababa na yan. Para na siyang chest mount. Bukas na kaya yung lock? Sana bukas na. Yung patana, nung sinakyan ko, I felt its weight. Siyempre, hindi umaandar eh, di ba? At 240 kilograms. I didn't want to risk it. Balita ko kasi meron dong tumumba na motor dun sa demo. Magbabayad siya ng 60,000 or 65,000 in damages. Kasi mamahaling motor yung nabagsak niya. Sarado pa eh. Nako, traffic siguro dyan. Sealed helmet. What's going on here? Sino yung busine? Ah, it gets in the way. Kapag lumilingong ka, tumatama yung camera sa arms. Hanap tayo ng backwash place dun sa batasan. Maraming 24 hours dyan. Sayang, doon na lang sana. Pero huwag na, sa kabila na lang. It's the morning traffic. Siguro, after nito, mamaya yung Vespa. Test din natin doon yung POV. Papahugas din natin yun eh. Ah, it's the sun. Oh my God. Oh shit, nakakasilaw. Thank you! Ano, linis na ng boat show! Sa wakas, nahugasan din. Sobrang pulido nung ginawa ni Kuya. Shout out sa'yo. Long way ba tayo? Ay, hindi ko na-strap helmet ko. Shit. Ang ganda ng boat na malinis. Grabe. Reflection hits. Ganda, grabe. Ayun, kung hindi ko mapawashing mamaya yung Vespa, hanggang dito na lang tayo mga pups. Insta360 chain mounted.
camera, hopefully with really really good audio, better than the GoPro. Salamat sa mga sumusubaybay. Nakakatuwa na nagba-vlog na ulit si Bikes Could Repeat. Kung hindi nyo pa alam yung channel niya, paki-subscribe, Bikes Could Repeat. Meron siyang bagong BMW R90. Tapos syempre, subscribe rin kayo kay Moto Gadget Photographer at ang kanyang baby na Kimco Exciting 400 IVS. Napakagandang kulay. There's only one that exists. Very unique. DJ DLS ulit. Maraming salamat. Peace out.